Hi guys! Buenas tardes! Kung mapapansin nyo ay hapon ngayon. Titignan nyo yung background ko is hindi na namumulaglak yung Port Tulaca ko tsaka Vietnam Rose. So, ibig sabihin nun ay nasa hapon na tayo. Ang pag-uusapan natin today is tungkol sa Bloody Leaf. Ayan, tignan nyo. Sobrang laki na niya. So, ngayon pinaparami ko na yan sila. So, ang kailangan lang natin today is ito. Ito yung ginagamit ko pang cutting sa mga stems, ganyan. Pero nililinis mo na siya bago siya i-cut. Gamitin. And, gagamitin ko to. Katatapos lang namin mag Jollibee kanina. So, mga ganitong klase, tinatabi ko yan. Hindi ko siya tinatapon. Ayan. Kasi, nagagamit ko siya pang breeding. And, ito. Pagkatapos ko siya i-cut dito. Dito ko siya nilalagay. So, ayan. Ito yung gagamitin natin later on. Tuturo ko sa inyo kung paano siya padamihin. And sa likod, makikita nyo, yan po siya. Yan yung, yan, tatlong yan. Nanggaling na yan dito. Ito, mga galing siya dyan. So, ikakat muna natin to. Bago natin siya lalagyan ng soil. So, ayan. Para magkakaroon siya ng oxygen papasok sa soil niya, sa loob. So, ito po yung ginagamit ko pang cut ko. Madali siya eh. Kaysa mag-scissor ako, diba? Ayan. Makes my life easier. Ayan. Oh, madali. Ayan na siya, oh. Ayan. So, later on, pwede rin naman dito mo, pwede rin dito mo siya ibubutasin. Pero ako usually, dito ko siya ginagamit. Tapos, lalagyan ko na siya ng soil. Pakita ko lang sa inyo kung saan ko nakakuha na ako ng pang-breed ko. Pa-propagation yun. Ayan, o. Oh. Yan po sa gitna. So, parang sa mayana din. So, pinipili ko rin siya kung saan ako puputol. Para tumubo din siya ulit, o. Oh. Diba? Kasi pangit pag sobrang leggy. So, almost lahat naman ng plants natin ay ginagawa natin. Kasi, lalo siya dadami ng mga leaves kung puputulan natin siya. So, ayan. Ayan, oh. So, diba? Diba? Ayan, oh. Kung makita niyo, may tumubo din. As ito, ganyan din. So, tumubo. So, then, same thing sa mayana na ginagawa natin. Diba sa Vietnam Rose, ganun din. Dumadami ang bulaklak, lalo siya nalalago pag pinuputol natin siya. So, same sa Bloody Leaf, ganun din ginagawa ko. So, ngayon, pipili naman ulit ako ng panibagong puputulin. Kasi, yung nilagay ko sa water, marami na siyang roots. Ayan. So, nasa ano lang yan, mga 3 days, ganyan na siya. I-transfer ko na kasi siya sa soil. So, right now is puputol muna tayo. Hanap tayo ng pwedeng putulin. So, ayan pa oh, may naputol na din siya sa likod. Ayan oh, diba? Tapos, makita nyo, mahaba na din yung dalawang tumubo. So, get nyo. So, hindi siya masyado magiging leggy. Ayan. May nakuha ako. Ayan. Ay, ganun din, oh. Ayan, oh. May naputol na din siya. Wait. Trying to find. Sanday pwede magputol. Ah, ito. Ito. Ito, guys. Pwede natin itong putulin. Kasi hindi ko pa siya nagalaw. Ayan, oh. Diba leggy na siya masyado? Ayan. Ayan. So, let's cut it.
Yan, mga ganyan lang, mga 2 meters. 2 meters hindi. Hindi ko alam nung tawag sa ganitong kahaba. Pero ano lang siya, oh. Menyo. Parang maiksi lang naman siya. Nasa gitna, maiksi na mahaba. Ayan. Cut ko na siya. Ayan. Putulin ko na siya, guys, ha. Oh, see? Pinutol ko siya sa may kung saan yung may lips. Kasi, ano yan, magiging ganito siya, oh. Yung tutubo siya ng stems ulit. So, ganon, guys, ha. Ayan. Tapos, ito, i-wait natin to sa isang side dahil i-transfer ko muna yung natubuan na ng roots. Ayan. Daming mo nakita, ha. So, ang gagawin natin is ito, lagyan muna natin siya ng butas. And then, ayan, water po yan. Ayan po, water siya. Tapos, ito siya. Ayan, oh. Oh, tingnan nyo, may mga roots na po yan. So, at least 3 days, ganyan na po yan. Ito, nakikita nyo to, lips lang yan. Oh. So, tanggalin ko, ha. Ayan. So, ayan siya. Ito na. Kita nyo. So, ito yung isa. Ayan, oh. Yan, buhay na yan. Rooted na siya. Tapos, ito naman yung isa. Ayan po. Yan, rooted na siya. Pakita nyo ko lang, ha. Ito, leaves po, to. Ayan. So, leaves siya. Pero kung mapapansin nyo, nagkaka-roots na din siya. So, ibig sabihin nun, kahit yung lips nila ay pwede natin siyang ipropagate sa water. Pero ibabalik ko pa to isa kasi hindi pa siya masyadong maano sa, hindi pa masyadong lumabas yung roots niya. Konti pa lang. Very small pa lang siya. Ito, galing to sa ano, galing to sa may ano, sa Jollibee, yung cup nilalagay natin ng ano, ng, parang ganito siya, oh. Diba? So, ito yung cover sa ganyan. So, bubutasan ko lang siya. Yan, tingnan nyo. May mga butas. Yan. Para perfect siya kasi kailangan pag nagpapagitay sa water, hindi yung mga lips niya hindi tumatama sa water. Kaya lalagay ko siya ng ganyan. Yan. O, diba? Yung ano lang siya dito. Yung stem lang. So, ito lang babasa. Kasi pag ipapasok natin kasama yung lips, masisira siya. So, dito muna siya. So, ito, bale, dalawa kasi siya, guys. So, dalawang butas pala gagawin natin. Ayan. Ayan, buhay yan. Kasi kung idediretso nyo siya sa ano, yung pagkat idediretso sa soil, hindi, nasasayang lang. So, ito, palalakiin ko lang yan sila dito. And then, pag malaki na, ta-transfer ko na sila sa bigger size. So, ayan na siya. So, ito, ngayon, ito yung mga na-transfer ko na. Ayan. Nakikita nyo. Maliit kasi yung stem niya, kaya kailangan ko siya lagyan ng ganyan. Ayan. At kailangan, dadagdagan ko siya later on ng soil. So, ayan na sila. Makikita nyo, ayan. So, ayan, nasa ano na yan? Nasa mga 2 weeks na to sila, ganito. So, ito yung ngayon, tinansfer natin. So, ito, nasa 2 weeks na siya. Ayan. So, buhay na buhay yan. Mas madali po siya magpropagate, magpadami ng bloody leaf through water. So, ngayon, babalik natin siya, ha. So, ngayon naman, ang gagawin ko naman is, guys, I remember how water, ganyan. Hindi siya masyadong puno. Dahil ito, make sure may butas yan. Kasi gaganon na lang natin siya.
So, nagalito na siya. So, ngayon naman, kukunin naman natin yung bagong putol natin. So, ayan siya. So, wala siyang kakakats lang natin yung stem. So, ayan lang po. Ayan lang. Ayan lang. Pinasok ko lang siya dito. Tapos, ayan na siya. So, diba, yung stem lang ang dapat mag-ano dito sa water. Ayan lang siya. So, after ano yan, pwede kayo maglagay dyan ng marami ha. Lahat ng mga butas dyan na ginawa, pwede. Since itong leaves na to ay okay na rin to, may lumalabas na rin siya. Yun o. Kikita nyo, may lumalabas. So, ituturo na natin. Papasok ka na lang siya ulit dito. So, ayan. So, ganun lang po kasimple magpropagate ng bloody leaf. Itong bloody leaf na to galing to sa Laguna din. So, binigay yan sa akin ng mga neighbors ko doon na mabait sa akin at mahilig sila sa mga halaman. Marami ako nakuha sa kanilang mga ideas din doon. Ayan lang guys. Diba? Ang ganda-ganda na niya. Sinubukan ko yan before, pagka-cuts ko, dinerecho ko sa ano, sa soil. Wala nangyari. Marami siya na dead ball. So, and then I tried propagation through water. Ayun, na hinatuwa ako at marami na ako nabuhay na bloody leaf. So, I hope may natutunan kayo ngayon sa video na to. Don't forget to subscribe my channel. And pa-like, pa-share na din. And guys, thank you so much for your support. Sa mga subscribers ko, thank you so much. I really appreciate your time and watching my video. Keep safe, everyone. Muchas gracias.